Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin ng COVID sa atin. Kasayan mo kasayan, shoutout mo na rin. Shoutout kay Wilson TV. Yung sa akin loads, nalolobat battery mga 3 hours na kailaw. Nag-comment siya sa paano magkabit ng mini driving light sa XRM125. Ito siya kasayan ha. Ito yung pinaka maganda kong may papayo sa inyo kasayan. Ilagtukan mo itong voltmeter. Ito kasayan, iniikahit po kayo na maglagay nito. Kasi hindi lang ito pamporma. Ito talaga yung magdadala. At malalaman nyo dito kung malolobat pa kayo o mahina mag-search yung inyong motor. Tapos malalaman nyo rin kung pasira na inyong battery. Kung overcharging, malalaman nyo rin dahil sa voltmeter. Kaya napakalaking tulong nito. Ito, katulad nito kasayan, yung comment sa atin, tatlong oras, nalolobat na siya. Baka naman ganito yung nakabit niya. Ito, tutok mo rito. Maaaring ito yung nalagay niya na mini driving light. Yan na. Kasi ito may blower to. Mas malakas kumonsumo. Hindi katulad ng nilagay natin dyan na mini driving light, yung low budget lang siya. Walang blower. Kaya mas mahina yung konsumo niya. Ngayon, kahit mahina ang konsumo ng ating ating mini driving light, kuminsan nga kahit ilaw lang na lolobat pa rin kasi mahina yung charge yung ating mahina mag-charge yung ating motor. Ito, kagaya nito. Sa kasaya na 14.9 yung charge niya. Ngayon, pag binuksan natin yung ilaw, 14.5 na lang siya. Bukas yan ha, pati yung taillight. Daylight, tapos yung indicator, yung gear shift indicator, tsaka yung headlight, bukas na kata. Ito, 14.5 mapapansin nyo. Isa na sana 14.5 pagka tumakbo yung motor natin. Okay, naka-steady lang sa 14.5. Kaya pag pinatay natin siya, pansinin nyo, nababawi niya agad. Ibig sabihin na susupply niya yung charger. Susupply niya agad yung park light, headlight, taillight. Kasi bawi niya agad 14.9, balik agad sa 14.9 yung natin. 14.8, 14.9. Ngayon kasayan, ito, bubuksan natin siya. Mga pinagmumulan na, mahina na yung battery ang ating motor o mahina mag-charge. Kaya, pag nagbukas tayo, ito, bukas na natin ha. Ayan. Ito yung reading natin. Ano tayo? 13.1. Papansinin nyo dyan kasayan ha. Pag tumatakbo, yung motor, ibig sabihin pumapalo tayo ng 14. Nakabukas na yung dito ka sa harap. Pakita mo yung mga nakabukas yung ilaw. Saka yung natin, nakabukas na siya. Tapos kain na rin natin para white din siya. Bali ang nakabukas. Kailangan makita nila nakabukas yan. Ayan. Nakabukas yung natin. Hindi masyadong tukan mo. Yung all eye natin. Tagdalaway ng mini driving light. Tagdalaway sa kabila pa. Yan. Yan. Kabila. Yan. Tapos end eye natin ha. Ibig sabihin nyo masayan. Ayan. Nandito tayo. Nandito tayo ngayon. Tapos iniwanan natin yung reading ng ating babalik tayo rito. Ito, sa voltmeter, tutok mo sa voltmeter. Yan yung voltmeter natin kasaya. Naka-ano lang tayo niyan, naka-idle lang. Siyempre, kung tatakbo tayo, pag tinakbo natin, ibig sabihin, makikita nyo, walang kalobat-lobat. Hindi kayo malolobatan dito pa lang. Sa tulog ng voltmeter, hindi kayo malolobatan. Ngayon kasayan, kung talagang mahina na yung battery nyo, eto malaking tulong din to. Kung mahina na yung battery, wala pang pambili, eto malaking tulong to. Wala pa naman 100 pesos to. Ito yung 50 volts, 4,700 microfarad. Ayan siya, 50 volts. Pwede itong ilagay. Itong may gubit na to, tapos may sign ng negative, ito yung nalagay natin sa negative. Tapos, ito ilalagay natin sa positive. Malaking tulong to para hindi kagad malobat yung ating Kasi ito, mabilis lang ito na full charge.
nakakatulong to. Pero mabilis din siya mabilis din siya ma-full charge, mabilis din mag-discharge. Kaya pag patay nyo, discharge din kagad siya. And siya, ito yung negative, yung may buwit na gray. Tapos ito yung positive. Pwede yung gabi pang support to para makatulong to na hindi kagad kayo malobat. O kaya naman, kahit sabihin mong lobat na kayo, pag kayo nag-rep, mas madali siya makabawi. Yan siya kasayan ha. Nakabukas tayo nagpapataya. Bukas yung ano natin, park light, headlight, taillight. Ngayon kasayan, pag tumatakbo kayo, nakita nyo ito na ano, nakita nyo ito na 11, bumababa siya ng 11. Ibig sabihin nyo kasayan, malalaman nyo kagad na palobat kayo. Yan, kailangan siya 13 pataas. Lalo na pag magiging ano na siya, tumakbo na kayo 14. Tapos pansinin niyo ha, pag pinatay natin yung ano, yung all eye natin, o may parang mini driving light din, ayun siya, nakapatay siya. Tapos papatayin natin yung headlight. Ito, tutok mo na uli dito. Ayan, nakapatay na siya ha. Patay na yung all eye natin ha. Bukas ka pala. Ayan, pansinin niyo kasaya no. Bawing-bawi ka agad niya. So bawi na kagad ka, ibig sabihin, kayang-kaya ng charging. Yung all eye natin, tsaka yung ano, yung headlight, park light, tail light. Yan siya kasaya na. Kita nyo ha. 14.9. Nakabalik na siya. Bukas na lang uli natin. Tapos buksan uli natin. Bumababa mo siya. Pero pag tumakbo na siya, madali. Kaya itong magkabit kayo itong voltmeter. Monitor nyo yung battery nyo. Kung healthy ba siya o hindi na. Kung overcharge ba siya, tingnan nyo rin dito. Kung 16, 17, 18, hindi rin maganda yun. Dapat 15 plus lang kay pwede okay pa yung 15 plus. O yung mga pinakamagandang reading, 14.8, 14.9, napakaganda. Ayun siya ha. Nagdadala rito yung ating ano ha, yung ating charging ng ating motor. Ito, mas malakas ang konsumo nito ha. Mas malakas ang konsumo nyo kung ganito yung ilalagay nyo. Kasi meron siyang blower. Kung pasira na yung battery nyo, mahina na, lagyan nyo nito. Makakatulong din yun sa inyong ano, sa ilaw at sa busina. Ayun siya kasayan ha. Sana yung nakatulong to kay ano natin, sa nag-comment sa atin. Sino nag-comment sa atin? Mr. Wilson. Mr. Wilson. Ayun siya ha. Nakabukas yung ano natin ha. Tapos, nakabukas yung dalawa. Bali lima. Tapos, indicator, tsaka ito. Ito kasayan, magkabit lang kayo ng voltmeter. Sure bull yan, makakatulong sa inyo yung ano na to. Makakatulong sa inyo, malalaman nyo rito kung bibigay kaagad yung ano nyo. Kung maihigop kaagad nyo yung battery. Madali nyo lang siyang malaman. Kung maglalobat kayo o hindi, kung nag-overcharge kayo, kung palitin na inyong battery, tataas yung reading, pagka huminto na kayo, pagbukas nyo, lobat na agad, palobat na agad. Tapos pag 12.2 pababa, di na healthy yung battery nyo. Dapat pagbukas nyo 13. Ito siya dapat ha. Ito dapat yung ano nyo, para malaman nyo na healthy yung battery nyo ha. Yan, nakapatay lahat ha. Pagbukas nyo, ito yung reading nya. Papalo siya ng 13. Ayan, 13.3. Healthy yung battery nyo. Sintayin nyo lang sya, ano pa yan. Patayin uli natin. Kahit mga 13, 12.8. Napakaganda, 12.9. 12.7, maganda pa yan. Pag 12.2 pa ba, wala na. Baksak na yung ano nyo, yung baksak na yung reading ng inyong battery. Ganyan siya kasaya, no? Ganyan siya pagka nakapatay. Tapos pagka binubay natin siya, makukuha nyo kagad yung ano. Angat kagad siya, suga ko doon konti. Mabilis umangat yung... Ibig sabihin, maganda yung charging. Namonitor kagad natin sa tulong ng ating voltmeter. Kanina natulong ito kasaya na, hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunod.